dito, ano nangyari sa'yo, bay? Tanggalin mo daw. Tanggalin mo yung housing. Wala kang karton dyan, sa pinan, bay. Para malinis yung ano, sa lapagan. Gear, sira yung gear. Okay. Tapos yung ano ito, bay, yung tunog kasi nito maingay. Yung balance, yung balancer sa loob, bearing. Yung bearing, lukutin mo, alam mo nung lukot, di ba? Lukutin mo yung, pabalitan mo. Okay naman, wala siyang ano dito, wala naging problema. Ito lang housing. I-repair natin tong housing, hugasan mo lang. Grabe, ano lang yung siyamis, butir, ba't ganito yung tsura? Oh, ano, pangit yung langis. Mag-inok, sir, maganda yung inok. So dito mga kapatid, mayroon tayong customer na galing na, bago lang to pinagawa, gumastos na siya ng 5,000 mahigit. Hindi na-stack yung lining, kaso lang may mali din magkabit. Kasi baliktad yung judder plate. Ayun, ayusin natin. Hindi naniniwala sa balancer, timing. So ngayon, itatiming natin yung ano yung tama. Hindi pala to na-install. Asa rin bago. Dito. Ingay ka ni ate mo. Mayroon maging anong binigay sa ate mo, Juan? Dito? Dito lang gawin natin. Dito lang. Dito lang. Mag-install tayo ng balancer. Kasi ito, sira na to kanya, Mr. Gear. So ngayon, gagawin natin. May binigay sa ate mo na spring? Wala. Wala. So, balik na lang to natin. So ngayon, titingnan natin yung lamat. Itong lamat. Ito, balik na rin natin. I-install natin. Yan na yan lahat. Isang box lang. At ito kasi mga bungi na yung mga ipin. Box lang. Oo, yan na yan lahat. Tingnan natin. Tapos tong bago na accessor. Here. Dali po. Wala. Kaya makita mo yung plane na okay na siya. Oh, yan. Okay na. Okay lang. Na-clip. Tapos. Parang pakinabangan to. So ito yung ako dahil hindi pa tatis kapita. Ito na lang. Ito. Yan. Tapos itong bago. Sir, manood kayo sa India para mas maniwala kayo para mga skills nyo. Tingnan to, ganito yung timing. Titingnan nyo sa India, anong gumawa nito? Badya, di ba? India, kailangan mo sundin nyo yung yan. Patapos hindi ako kaliwa, balik mo kunti yan. Para di siya kursado. So, gamit ka nito, washer. Ina-timing mo dito sa balancer. Okay? Naka-timing yung pinion gear. Yung primary pinion gear. Tapos yung marking niya, susundin yung... Tapos yung clutch housing na rivets na. Wala nang ulog-alog. Busing lang problema. Okay. Ang timing. Ang timing. Iinan mo to.
Meron siya kung kakunti busing na lang niya, pero hindi yan totally na sobrang dabog. Maganda nga yung pit talaga, wala siyang alok. Water, para kompleto. Cover. Huwag kalimutan yung dalawang dawel. Pero pagkalas nyo, halimbawa walang dawel, hindi nyo nakasalanan yan yung nag-uling kape. Tapos ngayon tahimik na, yung hindi na ano yung masabi, yung hindi na niwala eh? Oh, napakatahimik makina mo, kumpara na mo yung housing-busing mo, may gapa yun. Oh. Tapos hindi na niwala yung nagawa sa'yo na may balance-balance yan, vibrate pa. Sayang ka na 5,000 sir. Wapo niya no? Anda? Walang vibrate? Okay, sorry. Diba, ikumpara mo nung dinala mo. Dito pa lang. Hinawakan ko dito yung vibrate. Di tulad kanina. Layo ng pagkakaiba. Oo, diba? Layo ng pagkakaiba. 5,000 ganastos mo ito. Wala pang 5,000. Napakaliit lang yung gastos mo yan. Shout out mong nagawa sa iyo. Shout out sa Bulya sa tejan. Libre na rin yung pag-adjust ng kanina. Yung ano. 3,441. Pabiray mo ang gastos mo dito, 3,441 lang. Ginawa sa iyo doon, 5,000 plus. Yun yung mga kabawis, kailangan talaga na i-adapt mo rin. Hindi yung kung ano lang natutunan mo, i-adapt mo rin yung ano ang tama. Mag-search ka muna sa India, itingnan mo yung mga badya na engine, paano mag-timing. Pag-aralan mo mabuti kung anong mga tools na ginagamit nila, hindi yung nagbibigay ng suggestion yung customer kasi napanood nga niya, kaso avoid mo, hindi mo ina-adapt. Kasi normal lang yan, vibrate, nanginginig katawan niya. Nanginginig katawan niya sa vibration, no? Walang hatak, bagong lining. Yan ka nagkakamali. Makiramdam din tayo. Ako naman, tumitingin din ako sa mga eksperto. Titingnan ko lang yung gagawa nila. Pero pag hindi ka naman tama, tingin ko parang iba, di, hindi ko i-adapt. Pero pag nakita ko, napatunayan na nila, maganda yung gawa nila, i-adapt ko. Para mayroon tayong dagdag knowledge na matutunan. Mataas lang pride, kasi mataas ang pride. Pwede ka, hindi ka kumuha ng idea, hindi ka makinig. Pag yung mga nagsuggest na hindi siya nagbibis doon sa tama yung gumagawa. Matulad ng mga nag-comment na hindi rin na alam. Tapos susundin natin yan. Bakit susundin natin yung mga nag-comment na hindi man ang mekaniko? Mangingisda yan. Yung mangingisda na yan, nagko-comment sa'yo. Huwag mong susundin kasi mangingisda yan, hindi yan mekaniko. Pero pag mekaniko naman yun na tama yung suggest niya, sundin mo. Pero pag hindi naman tama, bakit mo sundin? Ganun lang yun. Peace out.